ate, saan ka pupunta? Oh, pero hindi lahat ng Bicolano nasa kanya. Gusto ko bongbong magkal. Bongbong kami. Kung si Pacman po kasi, si Pacquiao, parang wala po siyang ano sa ano eh, sa politics. Palagay ko si BBM. Bakit? Marami siyang ano eh. Ewan ko ba? Oo, daming ano. Daming supporters. Madaming supporters, kaya mo siya iboboto. Sa tingin mo, kailangan siyang manalo, gano'n? Wala akong alam dyan eh. Pero mga BBM ka? Nakaputi ako sa loob eh. Parang si Isko ako. Sino sa tingin mo ang dapat manalo sa pagka-presidente ng Pilipinas at bakit? Si Bongbong. Bongbong, bakit? Nag-ano ako eh. Tagalocos. Ooh, Ilocano. Kaya, sino naman sa tingin mo ang hindi dapat manalo? Si Lugaw. Sino may sinasabi si ate? Sino yung Lugaw? Si Lenny. Bakit tayo nyo kay Lenny? Kasi wala naman siyang nagawa sa ano eh, sa bansa. Naghihintay lang siya ng ano, parang iuutos sa kanya. Pero talagang maka-BBM ka? Hindi na magbabago isip mo? Hindi na. Ikaw ate, sino sa tingin mo mananalo? Ay, makabongbong din nga pala to. Ayaw nga pala kay Lenny. Kay Lenny yan. Oo, pero Bicolana. Oh, Bicolana? Kaya lang hindi ko gusto yung mga ano niya. Patakaran niya. Puro lang kasi paninira ang ginagawa niya. Ikaw Bicolana si Lenny? Oo, pero hindi lahat ng Bicolana nasa kanya. Oh. So, hindi lahat ng taga Bicol ay maka-Lenny? Hindi. Oh, okay. That's crazy. Oh, ate, tuloy niyo na ulit yung TikTok niya. Maraming salamat po, ate. Salamat po. Kuya. May tatanong lang kami. Ayusin mo yung tanong mo, sir. Kung maganda ba yung tanong na yan. Nagagalit ka ba sa akin, sir? Ay, hindi. No, hindi. May tatanong lang ako. Madali lang naman eh. Sino sa tingin mo ang dapat maging presidente ng Pilipinas at bakit? Gusto ko bongbong magkal. Bongbong kami. Ganyan ba? Super proud siya. Super proud si Brad. Masaya ko pero Ilocano gusto ko. Bongbong. Sino naman sa tingin mo ang hindi dapat manalo? Si Lugaw. Number one, Lugaw. Isko. Si Pacquiao Mindset. Sino pa ba? Lacson? O si Tito Soto yata, presidente di ba? Vice yun. Si Lacson yung kanya, president. Lacson. Ayun. Wala na yan. It's over na. It's over, ladies and gentlemen! Bongbong sa Sara na yan. Ano ba kayo pare? Para kayong bago. So talagang maka-BBM ka, kuya? Ah, BBM mo. Gusto mo DDS pa. Puso. Ganyan yan, oh. Wow naman. So sa lahat ng nanonood, Duterte. Sa lahat ng nanonood, si kuya ay maka-BBM, maka-DDS pa. Pero taga-Bisayas to, ha? Oo. Pero ang gusto mo, Ilocano. Ilocano. Ah, nagdi-TikTok naman kayo dito kayo. Ha? Dika. Okay lang. Ate, may tatanong lang ako eh. Sino sa tingin mo ang dapat manalo ng presidente ng Pilipinas at bakit? Si ano, si para sa akin na, pa yung para sa akin ng si BBM po. Kasi, bakit? Kasi experience na po sila eh. Experience, tsaka nakita na po kasi natin yung mga achievements nila, yung kung ano yung naibigay nila parte sa Pilipinas, ano yung mga naitulong, yung mga ganun po. Sino naman sa tingin mo ang hindi dapat manalo? Siguro lahat, yung mga the rest. The rest? Opo. Bakit? Wala po kasi lang ano eh, kung si Pacman po kasi, si Pacquiao, parang wala po siyang ano sa ano eh, sa politics, yung parang ganun. Diba, sabi po kasi nila is ano, 'di ba, yung nakakatulong po sila sa mga mahihirap. Oo, sakto po. Yung nagbibigay po sila ng mga tigi 1,000, 2,000 para sa mahihirap. Pero yung mga iba pong ano niya kasi is parang hindi po siya ano eh. Kasi ako taga Jensen ako eh. Taga Jensen. So, ano namin siya doon? Kababayan. Opo. Tama. So, lahat po ng mga projects nila is pang-mayayaman kahit sa mga hospitals. Yes. Totoo po yung sinasabi ko. Yung hospitals, yung mga lodging house nila, yung mga hotels, mga mayayaman po yung nakaka-afford doon.
yung para sa ating mga mahihirap, hindi po tayo maka-afford. Kasi sobrang mahal. Kahit sa mga hospitals, kahit yung mga per night na mga hospitals niya. Tapos si Lenny naman, hindi ko po siya, ano, bet eh. Wala po akong nakitang ano, para lang sa akin ha. Wala po akong nakita yung mga parang naibigay siyang achievement, kundi para, parang ano lang, yung kumbaga, ang tawag nito, puro panghuhusga, yung ganun. Pero hindi ko po kasi ano, wala naman akong alam sa politics. Sino pa yung iba? How about si Isko? Isko? Hindi po ako ano sa kanya. Wala po akong alam dun. Si Lacson? Si Lacson. Wala din po akong alam. Pero kung pabibiliin ka, pero kung pabibiliin ka, si Pacquiao o si Rastaman? Sino yung Rastaman? Oh, hindi na naman nila kilala si Rastaman. Rastaman, ipapakilala na kita dito sa Taiwan. Ako bahala sa'yo, Brad. Sino yun? Pwede mo siyang i-search kung sino si Rastaman. Siya ang half human, half zombie. Ha, Rastaman, yo! Half human, half zombie. Oh my God, oh my God. Ano? Oh, talaga? Hindi naman siya presidential candidate. Kumbaga parang senator ata tatakbuhan niya ngayon eh. Hindi ko alam eh. Pero nakakatawa si Rastaman. Hindi lang kilala ni ate. So sa tingin, mo ang dapat manalo ay si BBM? Yes po. For me. Para po sa akin. Wow. Puro, puro BBM yung mga na-interview natin ngayon ah. Kasi ano siya eh, experience sila sa politics, tsaka more on politics, tsaka ang dami po kasi nilang mga achievements, marami nang naipakita, naipundar sa Pilipinas, marami na silang naibigay, mga ganun. Oh. At, sir, may tatanong lang kami, madali lang naman eh. Ano po? Sino sa tingin mo ang dapat manalo sa pagka-presidente ng Pilipinas at bakit? Yung sa akin, si Bongbong. Bakit? Si Bongbong kasi okay naman siya. Ma yung karanasan niya sa politika okay naman sa kanilang lugar sa baluarte nila sa Ilocos okay naman. Ooh. Kaya okay naman sa akin. Sino naman sa tingin mo ang hindi dapat manalo? Lenny Lugaw. Bakit puro lugaw sinasabi niyo kay Lenny? Wala yun eh. Puro kabalastogan lang naman ginagawa. Puro paipala naman yun eh. So, sa tingin mo hindi siya deserving talaga manalo? Eh, hindi po. Eh, yung iba? Yung iba deserve. Mas maganda pa nga, butoy mo sila ni Bato, okay yun. O, pag siya, delikado. Tumatras na raw si Bato eh. Ay, okay, walang problema. Eh, kung si Pacquiao na lang ang natitirang presidential ball, boboto mo ba? Pacquiao? Hindi na lang siguro. Baka gawin niya boxing yung, ano, yung Pilipinas. Aba, ang daming belt nun, ayaw mo. Tas mayaman. Mayaman! Eh, pera lang yun. Mawawala din. Ako, taga Negros ako, pero BBM ako. Marcos ako. So, halos lahat ng na-interview namin dito, mga taga Bisaya at Mindanao, BBM sila. Ayaw nila doon kay Pacquiao at kay Lenny. Sa tingin mo kung bakit? Kasi, alam mo naman, yung tingnan mo naman sa status nila tsaka sa politika, iba eh. Iba yung may karanasan na may sa si BBM may napatunayan na sa kanila yung about sa yung sa kuryente ba yun? Yung anong tawag nun? Power plant. Oh, power plant. Kinukuha lang naman namin yung mga pulso ng mga OFW dito sa Taiwan. Maraming salamat kay Kuya. Sige, thank you.